Kung nagdiwang ang mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos sa kanyang inaugurasyon, pagluluksa naman daw ang naramdaman ng mga militanteng grupo. May hamon din sila kay PBBM. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyle Makantan. Pasado alas 8 ng umaga nang ilipat ang venue ng Kilos Protesta sa Plaza Miranda sa Quiapo na dapat ay sa Liwasang Bonifacio. Kasunod ito ng dialogo sa pagitan ng mga militante at PNP. Malapit din kasi sa Liwasang Bonifacio ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at iniiwasan lamang na magkaroon ng girian. For them, historic sa kanila pa rin itong Plaza Miranda. That's why they agree with... Nasa 200 ang ipinakalat na pulis sa paligid ng Plaza Miranda para mapanatili ang kaayusan. Pinagbawalan din silang magsunog ng FSG sa lugar. Bandang alas 10 na ng umaga, nagsimula ang programa ng mga militanteng grupo na pinangunahan ni Renato Reyes Jr. na bagong alyansang makabayan. Kaya wala pong pagdiriwang sa atin ngayon. Pagluluksa meron. Nahahati sa tatlong parte ang programa: kabuhayan, kalayaan at katapatan. Nagkaroon din ng presentasyon ang grupong Mayo Uno, Piston, Alliance of Concerned Teacher at Magbubukid Pilipinas. Nagkakaisa naman kami dito na nire-reject namin na isang illegitimate na regime o gobyerno itong papasok na gobyernong Marcos Duterte. Inaasahan ko kasi na ipagpapatuloy lang din po nila ang pandarambong ng lupang ni Nuno. Tinalakay nila ang iba't ibang problema sa bansa tulad ng mahal na bilihin at mababang sahod ng mga manggagawa. May hamon din sila kay PBBM. Inabandona ni Duterte ang pagtataas ng sahod. Pwes, Bongbong Marcos, hinahamon ka namin ngayon. Ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino, ng mga manggagawang Pilipino, ay hindi po parat na sahod. Tumagal ang programa hanggang alas 12 ng tanghali. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Sinundan ito ng pagmarcha mula Plaza Miranda hanggang rekto bago naghiwa-hiwalay. Ayon sa mga pulis, naging maayos ang Kilos Protesta at sumunod naman ang mga militante sa pinag-usapan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.